is a God who never changes. Who never changes. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Oh, I know a love faithful and true. I know the power of your Spirit works within me. And there is nothing that my God cannot do. Yes. If you can open up and make it personal, I know a God. Ibigay natin, i-bless natin ang ating mga bibig tayong lahat na umabot sa Panginoon. Lahat ng narito, lahat ng nakikinig at nanonood. That my God cannot do. There is a God. There is a God. Ibuwas po natin ang ating mga bibig at purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! Yes, come on, church, open our mouth and bless the Lord our God. Shall we lift our hands in Jesus continually? Or shall we give the best praise to Jesus? The best worship, the best adoration, the best thanksgiving. Come on, open your mouth. Ibukas mo ang iyong bibig. Pag hindi mo binukas ang iyong bibig ngayon, kailan? Kapag hindi mo sinampat pinuri ngayon ng Panginoon, kailan? Baka bukas ay huli na ang lahat. At baka hindi tayo tumating ng langit upang purihin at sambahin ang Panginoon Diyos sa buhay. Magpakailan, kailan pa man. Hallelujah! Yes! Come on, ipalas po natin ang ating mga bibig. Yes! Yes, come on! Open your mouth and bless the Lord, O God! O Ramasanda na Masanda! O Ramahanda na Masyaka Ramahate! O Ramahanda na Masanda na Masyanda! Binabautis mo lang tayo ng banal na Espiritu. Dapat kagagawain, nire-recharge tayo ng Panginoon. Dapat kagagawain, at pagkatapos ng gawain, may kalakasan tayong tinanggap sa Diyos. Meron tayong himalang tinanggap sa Diyos. Meron tayong pagpapalat, promosyon na tinanggap sa Diyos. At may panibago na namang buhay at pagkatao na tinanggap tayo mula sa ating Panginoon. Hallelujah! And there is nothing! And there is nothing! Upo tayo sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos sa buhay. Glory to God. At makinig po tayong maigi. Amin po ba? Glory to Jesus. Praise Jesus. Sabihin po natin, kalimutan na
Wala namang tao. Limuti na. Limuti na. Ang lumang buhay o lumang pagkatao. Limuti na, kalimutan na ang lumang buhay o ang lumang pagkatao. Forget your old life. Sinful life. Alam niyo mga kapatid, maraming tao hindi naman nababago. Maraming tao, pagkatapos mabago, babalik ulit sa dati. Pero ang nais ng Diyos, mabago tayo from glory to glory. 2 Corinthians 3:18. Kailangan tayong mabago ng tuloy-tuloy. Amin po ba? Glory to God. Ang sabi po sa aklat ng Philippians 3:12 hanggang 13. Filipos 3:12 hanggang 14. Filipos 3:12 hanggang 14. Nakita na natin, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Not that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal. But I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Amen. Palakpakan natin saglit ang Panginoon. Ayan. Filipos 3:12 hanggang 14. Philippians 3:12 hanggang 14. Basahin natin sa Tagalog. Hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako para maabot ko yung kinaabot sa akin ni Kristo. Mga kapatid, hindi ko pa inaring inabot. Datapat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan sa ganting pala ng dakilang pagtawag ng Diyos na nakay Kristo Jesus. Sabi ko nga po, marami hindi nababago. Marami naman nabago, pero pabalik-balik lang. Bago, luma. Bago, luma. Pabalik-balik lang. Ang kinakailangan natin, mga minamahal, ay talagang maghangad tayo. Pakisabi, maghangad. Sabi nga nila, mahirap gisingin ang tulog. Ang gising, tama. Mahirap gisingin ang gising. Kasi gising yun eh. Tama po ba? May tao pa ba? Mahirap gisingin ang gising. Kasi gising yun eh. Paano mo gigisingin ang gising? Igising yun. So, sino ang ginigising? Yung tulog. So, number one, ang kinakailangan natin magnasa ng pagbabago. Pakisabi, pagbabago. Ito si Apostol Pablo. Sabi niya, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Datapwat isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang mga nasa likuran. Ang sabi niya sa verse 12, verse 13 yun, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na. So number one, write it down. Ang isang tao ay nababago kasi gusto niyang magbago. Kasi kung ayaw niyang magbago, hindi talaga siya mababago. Kapag hinangad ng isang tao na siya'y makatapos ng pag-aaral, makakatapos siya. Kapag hinangad ng isang tao na tumaas ang kanyang grade, tataas siya. Hindi pwedeng hindi. Amen po ba? Kahit nga yung mga mabababa, pag isinustang tumaas, tumataas eh. Nagsusuot ng high heels, so di tumatangkat. At kung magkaminsan kahit may edad na, kung ano-ano pang iniinom para tumangkad sa kasisaka, gustuhang tumangkad. Tama ba?
So ibig sabihin, if there is a will, way, if there is a will, there is a way. Talagang gusto natin mababago tayo. Tama po ba? So ang kinakailangan natin ay pagbabago. Para tayo mabago at tuluyang mabago, kinakailangan natin, number one, desire to be changed. Have a desire to be changed. Magkaroon tayo ng pagnanasa, magbago. Yung iba, magbabago kasi ito tokhang. Pag hindi nito tokhang, balik ulit sa dati. May ganun. Yung iba naman, nagbabago kasi may sakit. Pag gumaling na, balik ulit sa dati. Yung iba, nababago kasi may problema, may pagsubok, may laban ng buhay. Pero pagkatapos ng problema, pagsubok, laban ng buhay, balik ulit sa dati. Amin po ba? Yung iba ay talagang nakaranas ng pagbabago, pero pagkatapos, balik na naman sa dati. Pero ang kinakailangan natin ay tuloy-tuloy na pagbabago. Sabi nga sa 2 Peter 3:18, lumago kayo sa biyaya at pagkaalam kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, hindi ka lang dapat mabago, kundi patuloy kang mabago. Amen po ba? Yan. So para tayo mabago, ang kinakailangan natin ay magnasa tayo ng pagbabago. Yan. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone be in Christ, he is a new creation. All things are passed away and behold, things are becoming new. Ang sinumang na kay Kristo, isa nang bagong nilalang. Madali mo lang malaman kung sino ang na kay Kristo. Nagkaroon siya ng bagong pagkatao. Yung mga dati niyang hinihit-hit, hindi na niya hinihit-hit. Hindi niya ito patagong hinihit-hit. Talagang nagbago siya. Amin po ba? Yung mga patagong humihit-hit pa rin, hindi nagbago yun. Yung mga patagong sumisinghot at sumisipsip, umiinom ng mga bawal, nagbabasa, nanunod, gumagawa ng mga bawal na patago, hindi nagbago yun. Yun ang mga mabait mga lalaking tago ng tago. Nagtatago para huwag makita. Nagtatago para huwag mabuko. May tao pa ho ba? Ihit-hit ng nakatago. Iinom sisip-sip ng nakatago. Manunood, gagalaw, kikilos ng bawal ng nakatago. Hindi po yun ang sinasabi ng 2 Corinthians 5:17. Kay nakatago, kay nakalabas, talagang merong bagong buhay at merong bagong pagkatao. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya lahat ay makinig. No? Kinakailangan nating limutin na ang luma nating pagkatao. Ang luma nating buhay. At para malimot natin ang lumang pagkatao at lumang buhay, number one, hangarin natin. Pakisabi hangarin. Desire. Pag gusto mong umunlad ang buhay mo, uunlad ka. Minsan, meron isang lalaki na gumawa ng tula. At ayon sa kanyang kapatid, hindi tula yung kanyang ginawa, telenovela ng kanilang buhay. At ipinakita roon na ang kanyang tatay na isang sorbitero ay nakapagpatapos ng kanyang mga anak sa pag-aaral. Nakikinig pa ba tayo? Isipin mo, isang sorbitero. Maaring masabi natin isang sorbitero lamang. At maaring ikahiya natin yung pagiging sorbitero. Pero sa kabila ng kanyang pagiging sorbitero, nakapagpatapos siya ng kanyang mga anak sa pag-aaral. At ang pagkaalam ko, isa sa kanyang anak ay abogado. Nakikinig pa ho ba tayo? Pinagpatapos niya sa pamamagitan ng sorbetes. Ang sorbetes, kung tawagin niyan, ay dirty ice cream. Hindi ko alam kung bakit dirty ice cream, baka marumi ang pagkakagawa. Or, hindi siya as clean as kagaya ng mga nabibili natin doon sa mall, na mga naka-galon.
Pero maaring malinis din naman ang pagkakagawa. Kaya lang siguro dahil ito'y itinitinda sa kalsada, kaya siguro tinawag na dirty ice cream. Nakikinig po ba tayo? Kaya ano-ano ang ibig kong tukuyin dito? Kapag ginusto mo na umangat ang grado mo, aangat yan. Kapag ginusto mong makatapos, makakatapos ka. Pag ginusto mong umangat, umunlad ang buhay mo, mangyayari yan eh. Pag ginusto mo na mabago ka, mababago ka. Kaya number one, isulat mo. Desire, gustuhin mo. Gustuhin mong makapagbago. At alin ang mga babaguhin sa ating mga buhay? Sa totoo lang po, ang pinakamahirap sa lahat na baguhin ugali ng tao. Yung mukha, nababago yan eh. Kita mo si Marlo Arizala. Nabago ang mukha, pero ang hindi nabago sa kanya, ugali pa niya. Hindi pa nababago. Tama. Yes. Mahirap baguhin ang ugali. Mahirap baguhin ang pagkatao. Mahirap baguhin ang mga gawi at kilos, lalong-lalo na kung ito'y mula pa pagkabata mo hanggang kinalakihan mo na ito. May tao pa ba? Ito na yung environment mo. Dito ka na nagising. Dito ka na naging tao. Ngunit, kung pakananasain natin na mabago, babaguhin tayo ng Diyos. Amen? Hindi natin kayang magbago. Ang magbabago sa atin, walang iba kung hindi ang banal na Espiritu. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi nga sa aklat ng Philippians 3:6, or I mean John 3:6 na Philippians, flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to the Spirit. Ang banal na Espiritu raw ang tutulong sa atin, John 3:6, upang tayo ay maging maka-espiritu o mabuhay sa Espiritu. John 3:6. Kaya number one, ang kinakailangan natin ay hangarin natin ang pagbabago. Buksan natin sa aklat ng Ephesians. Tingnan natin. Ephesians chapter 4. Yan, tingnan natin. Ephesians chapter 4, verse 22. Epeso, versikulo 4 hanggang mula 22 hanggang 24. Yan, tingnan natin. Ephesians chapter 4, verse 22 hanggang 24. At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao. Ang liwanag. Pakisabi po, iwan. Iwan na. Ang dating pagkatao, lalo na ngayon, darating na yung bagong taon, tama. So kailangan natin ng bagong taon, bagong buhay. At kung talagang gusto mong dumalo ng discipleship, ng meeting, ng training, eh makakadalo ka talaga. Kung ayaw mo, maraming dahilan. Pero sabi nga ng mga kapatid natin, sa bawat pagdalo nila, ang dami nilang natututunan. Pero kung talagang kahit na i-text mo na i-text, tawagan mo ng tawagan, i-PM mo yan, pag talagang hindi pupunta yan, hindi yan pupunta. Pero pag talagang gusto niyang matuto ng mas malalim pa, at gusto niyang maging kabahagi sa mga darating pang mga susunod na gawain na hindi lamang siya ang sasabihan, kung hindi siya ang magsasabi, hindi lamang ipapatupad sa kanya, kung hindi kasama siyang magpapatupad, nakikinig pa ba tayo? Makakarating yan. Amin po ba? Kapag gusto, mayroong paraan. Kapag ayaw, mayroong dahilan. At inyong iwan ang inyong dating pagkatao. Yung inyong pamumuhay na nung nakaraan, iwan na. Sabing ganoon. At kayo'y magbago na sa espiritu ng inyong pag-iisip. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao. Nakikinig pa ho ba tayo? Sino rito yung nagbibihis o nagdadamit? Taas ang kamay.
So ang kinakailangan, pag nag, di ba, pag nagbibis ka, nagpapalit ka, ang sinusuot mo ba yung luma o bago na? Sa totoo lang, di ba, maraming tao, at talagang dapat mangyari ito sa lahat, dapat bago matulog, naglilinis, tama po ba, ng katawan? Dapat bago matulog, nagpapalit ng kasuotan. Maliban na lang kung talagang emergency at di mo maiwasan, blakda ka na. Pero hindi naman palaging ganoon, tama. Kaya bago matulog, magpalit, maglinis ng katawan upang sa ganoon sa pagtulog ay presko. Presko ang pagtulog. So kaya nagpapalit para maging presko. Tama po ba? At pag tayo umaalis, natural ang sinusuot mo yung bago, yung malinis. Tama po ba? Bakit malinis? Kasi ayaw mong tingnan ka ng maraming tao na ikaw ay marumi. Tama po ba? Bakit malinis ang sinusuot mo upang sa ganon huwag kang maamoy ng mga tao, di ba, na ikaw ay, di ba, na mabaho? Nakikinig pa po ba tayo? Yun. Kaya, sa banal na kasulatan, ang sinasabi ng Biblia, kayo'y magbihis ng bagong pagkatao. Pakisabi, bagong pagkatao. Magbihis kayo ng bagong pagkatao. Ibig sabihin yung mga lumang pagkatao, limutin na. Sige nga, ganito nga tayo, ganito tayo. Sige, ganito tayo. Hilain. Yan, tanggalin na natin yung mga lumang pagkatao natin. Alisin na lahat yan. May tao pa ho ba rito? Tanggalin na. Amen? At inyong iwan na ang dating pagkatao. At kayo'y mga bago na sa espiritu ng kanyong, ng inyong pag-iisip. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan at sa katotohanan. Nakikinig pa ho ba tayo? Sabi nga sa aklat ng John 4:24, worship the Lord in spirit and in truth. John 4:24, worship the Lord in spirit and in truth. Sapagkat ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa mga iskriba at pariseyo, sabi niya, kayo sinasamba ninyo ako sa labi lang. Pero sa buhay ninyo, hindi nakikita. True worship is by spirit and by truth. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya ang sabi ng Roma 12:1 at 2, kung meron kang iaalay, buhay mo. Hindi yung galing mo sa pag-awit, pagtugtog, pagsayaw, pagtamburin, ang iaalay mo, buhay mo. Yun yun. Pakisabi, buhay. Ialay mo bilang isang buhay na handog, banal, kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Romans 12:1 and 2. Kaya ang tunay na pagsamba ay patungkol sa pagkatotohanan at patungkol sa Espiritu. Na ang ibig sabihin ng Panginoong Hesukristo, kayo sinasamba ninyo ako, lip service lang. Pero hindi naman talaga from your heart o hindi naman talaga kayo nagkaroon ng bagong buhay o bagong pagkatao. Nakikinig pa ho ba tayo? Alam ninyo, napakabait ng Diyos. Sapagkat ang sabi sa 2 Corinthians 5:21, wala siyang kasalanan. Pero siya ay naging kasalanan upang tayong mga makasalanan ay magkaroon ng buhay na wala hanggang. Wala siyang kasalanan. Pero naging kasalanan siya, 2 Corinthians 5:21, upang tayong mga makasalanan mapatawad at magkaroon ng buhay na walang hanggang. So napakabait ng Diyos. Hindi siya dapat mamatay sa krus ng Kalbaryo, pero pinahintulot niya ito. Hindi siya dapat mapunta sa impyerno pansamantala, pinahintulot niya ito. Makikita natin yan sa Ephesians chapter 4.
verse 8 at mga sumusunod na mga talata, mismo si Kristo ay pumunta ng Hades. Nakikinig pa ho ba tayo? Si Kristo ay walang kasalanan, naging kasalanan si Kristo. Si Kristo ay walang kasakit, nagkaroon ng sakit. Si Kristo ay hindi mahirap, naging mahirap siya pansamantala. Ibig sabihin, lahat ng pagtitiis, lahat ng sakripisyo, lahat ng pagdurusa, maging sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo, ang lahat ng ginawa niyang ito ay bunga ng pagmamahal sa atin. Amin po ba? May tao pa ho ba rito? Nasubukan niyo na po bang mawalan? Ano ang pakiramdam? Yung mawalan ka ng ano, jowa, anong pakiramdam? Maagaw ng iba, anong pakiramdam? Masakit, di ba? May tao pa ba? Pero hindi yun ang pinag-uusapan natin. Something precious, something valuable to you, na wala ito, anong pakiramdam mo? Masakit. Ganon din si Kristo. Ayaw niya na merong isang taong nilikha niya ang mawawala at mapupunta sa impyerno. Ayaw niya. Ulitin ko uli yun. Ayaw niya na merong isang kaluluwa na nilikha niya na mawawala at mapupunta sa impyerno. Ayaw niya. Kaya ang sabi ng Lucas 15:7 at Lucas 15:10, merong siyang napusyam na tupa na nandyan, pero yung isa ay nawawala, iiwan yung siyang napusyam, hahanapin yung isang nawawala. Amin po ba? Nakikinig po ba tayo rito? Amin po ba? So ganito si Kristo. Ayaw niya na merong pupunta ng impyerno. Kaya anong ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Siya ay nagsakripisyo para tayo maligtas. At anong sabing ganoon sa Galatia 3:13? Yung kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo ay itinuring na isang sumpa. Alam ba ninyo yung pagpunta natin sa impyerno, sumpa yun? Alam ba natin na kapag tayo nasa sakit at hiramdaman, alam nyo bang sumpa yun? Alam ba natin pag tayo nasa bisyo at kasalanan, alam ba natin nasa ilalim tayo ng sumpa? At alam ba natin pagpupunta tayo ng impyerno, nasa ilalim tayo ng sumpa? At ang ginawa ni Kristo, siya ay naging sumpa para sa lahat ng mga ito, makalaya tayo. Amen. At tingin sa magandang lalaki sa harapan. Kaya hindi ka na dapat nananatili sa bisyo at kasalanan. Pag nananatili ka pa rin sa bisyo at kasalanan, nasa ilalim ka pa rin ng sumpa. Pag nananatili ka sa sakit at karamdaman, nasa ilalim ka pa rin ng sumpa. Pag nananatili ka sa kahirapan, nasa ilalim ka pa rin ng sumpa. Sa katotohanan lang, pinalaya na tayo ni Kristo. Pakisabi, pinalaya. I'm free to be the servant of the Lord. Ulitin ko uli yun. Hindi tayo dapat manatili sa sakit at karamdaman kasi pinalaya na tayo riyan. Hindi na tayo dapat manatili pa sa bisyo at kasalanan kasi pinalaya na tayo riyan. Hindi na tayo dapat manatili sa kahirapan kasi pinalaya na tayo riyan. Amen po ba? Sila Pastora Iris, Sister Open, nakita natin last Sunday nandito. Amen. Pero bago sila umuwi, ang dami nating pinadala sa kanila. Pinabauna natin sila. Sa totoo lang, hindi naman tayo prepared sa kanilang pagdating. Bagamat one time natawagan ako, darating daw, pero I didn't take it seriously. Masasabi ko lang, darating ka kapag nandito ka na. Kasi marami nagsasabing darating pero hindi naman dumarating eh. So I didn't take it seriously. At di ko rin sinabi sa iba na nakakakilala sa kanila, may tao pa ba rito na sila'y darating. Kaya nagulat yung mga kapatira, nakakilala sila, nakapagkwentuhan sila. At bago sila umuwi, marami tayong pinabitbit pinadala sa kanila. Amin po ba? Alakpakan natin si Lord. At higil sa lahat! Punong-puno sila sa mensahe ng Diyos. Amen? Punong-puno sila sa kapangyarihan ng Diyos. Mensaheng hindi nila narinig kahit kailan. Kapangyarihan ng Diyos na hindi nila nakaranasan kahit kailan. At anong sabi ni Pastora Irene?
si Joshua na alaga ko lang nung unang panahon, binibit-bit ko lang, kinakarga ko lang nung unang panahon, siya ngayon nagpa-prophesy sa akin. Iyak siya ng iyak. May tao pa ho ba rito? Kaya ngayon sabi ng Gawa 20:35, it is more blessed to give than to receive. Mas maganda ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ito ka dapat. Pakisabi ito, ako dapat. Ikaw dapat yung isang binago na ng Diyos na tumutulong para mabago din ang iba. Walang sumasagot. Ikaw dapat yung binago na ng Diyos na tumutulong para mabago rin yung iba. Hindi yung ikaw yung matagal ng Kristiyano, tumatayo, naglilingkod, at ikaw pa ang laging pinapansin. Bakit ganyan ugali mo? Bakit ganyan pagkatao mo? Nato rin ang Kristiyano ka, tumatayo ka. Pero, bakit ganyan ka? It is more blessed to give than to receive. Na hindi ka dapat lamang tumatanggap, mas magandang ikaw ay nagbibigay. Dapat nakaranas ka ng pagbabago ng kaligtasan at ginagamit ka ng Panginoon ngayon para sila'y mabago at maligtas din. Lalong-lalo na ang mahal mo sa buhay. Eh, hindi biro yun na mawalan ka ng mahal sa buhay na biglaan. Hindi ka prepared, hindi everybody are not prepared. Kaya nga, it is an eye-opener for us. Kailan mo tatanggapin si Kristo? Pagluwa na ang mga mata mo? Pagtuwid na ang mga paa mo? O I mean, ang mga mata mo ay, ano ba yun? White na. Kaya lagi ko sinasabi sa inyong lahat, pag kayo'y nagkakandak ng mga Bible study, ang dami nilang excuses and alibis para hindi nyo ituloy at para hindi sila dumalo, huwag kang papayag. At pag iniimbitahan mo sila, sasabihin nilang, umaati naman ako rito. Hindi totoo yun. Sabi niya lang yun para huwag mo na siyang imbitahan. Pero umaaten dyan, kasabungan. Doon yan umaaten. Amen po ba? Magbabanggit yan ng church. Ito, malapit sa eskwelahan ko, malapit sa amin, dumadalo rin naman ako. Hindi totoo yan. Umaaten yan sa patsesyon. Ako, paniwalaan mo, wag siya. Si Yeye, paniwalaan mo. May tao pa ho ba rito? Bakit? Kasi sila, may tao pa ba rito? Papunta pa lang. Ako, pabalik na. At ang masaklap sa kanila, hindi nila alam yung kanilang pupuntahan. Amen? Tao pa ba? Kaya huwag kang pumapayag. Pag dumadalo rin naman ako, naglilingkod din naman ako. Dumadalo nga yan, naglilingkod nga yan dyan. Pero anong klaseng pagdalo at anong klaseng paglilingkod, anong klaseng buhay? Kaya dapat ikaw ay may bagong buhay, may bagong pagkatao. Na nagiging instrumento ka ng Diyos para mabago sila. Ikaw ay tumanggap at tumatanggap ng kagalingan at himala, pagpapala, blessing, promotion, etc., etc., at nagiging way ka to bless them. May tao pa mo ba rito? So be a blessing. Pagising mo sa umaga, pag mo isipin yung mga problema, sabihin mo, I am blessed. Every day, every morning, ano ba yan? I am blessed, I am blessed. Listen up. Every day of my life, I am blessed. When I wake up in the morning, or as I lay my head to rest, I am blessed, I am blessed. May action pa nga yun eh. I am blessed. Siyempre, naangiti yun. Hindi naangiti. Hindi na pwede. I am blessed. Hindi na pwede. I am blessed. Woo! Every day of my life, I am blessed. When I wake up in the morning, or as I lay my head to rest, I am blessed. I am blessed. Amen? Itao pa ho ba rito? So be a blessing.
Ikaw yung instrumento para sila maligtas. Ikaw yung instrumento para sila makadalo, para sila mahubog, para sila matrain. May tao pa ho ba rito? Ikaw yung instrumento para sila gumaling at tumanggap ng himala. Ikaw yung instrumento para sila mapagpala. Sabi nga, ang buhay ng tao napakaikli. Magugulat ka na lang. Buhay ngayon, maya-maya patay na. Kung malakas ngayon, maya-maya may karamdaman na. Nakikinig pa ho ba tayo? Halimbawa, ang isang tao, nakakuha siya ng mataas na karangalan. Ang isang tao, yumaman siya. Ang isang tao, nakapag-around the world siya. Natikman niya ang lahat ng layo at luho sa mundong ibabaw na ito ng isang taong iyon. At wala si Kristo sa puso niya at namatay siya. Saan sa pupunta? Impyerno. Sayang. May tao pa ho ba rito? Kaya ang sabi ng Biblia, hindi yung kalalagayan niya ang pinag-uusapan. Kung ano yung kanyang narating at natamo, ang pinag-uusapan, papasok ba siya ng langit? Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Kaya habang nabubuhay pa ang ating mga mahal sa buhay, huwag nating patakasin. Ikaw mismo ang mag-Bible study sa kanila. Yes. Ikaw na born again na anak, i-Bible study mo ang pamilya mo. Ikaw na born again na nanay, na kuya, na ate, i-Bible study mo ang pamilya mo. At dalhin mo sila palagi sa gawain ng gusto mo silang patatakasin. Huwag mong paniniwalaan yung mga sinasabi nilang ganito, ganyan, ganyan, ganon. Huwag mong paniniwalaan yun. Nakikinig pa ho ba tayo rito? Ipilit mo sa kanila ang tama at totoo. Amen. Amen po ba? Yes. Meron sa atin nagbigay ng mensahe. Bakit tayo biglang naalala? Eh, may sakit tatay niya eh. Ganyan ang tao. Naaalala tayo at naaalala ang Diyos pag may pangangailangan sila. Alam mo, sa buhay na ito, listen very carefully, ang buhay sa mundong ibabaw na ito, unpredictable. Parang uso yan eh. Uso ngayon, bukas, laos na. Totoo. Nung unang panahon, pag sinabi mong Nokia, ibang klase ang Nokia. Pero ngayon, ang Nokia o Nokia, sikat pa ba? Hindi na nga pinapansin eh. Hindi na nga hulgang sikat ka ngayon, sikat ka habang buhay. Hindi. Hindi na nga hulgang makapangyarihan ka ngayon, makapangyarihan ka habang buhay. Hindi na nga hulgang mayaman ka ngayon, mayaman ka habang buhay. Hindi na nga ang hulgang malakas ka ngayon, malakas ka habang buhay. Hindi. Hindi mo alam what will happen in the future. You do not know what lies ahead. Kaya anong sabi ng Jeremiah, write it down, 9:23 and the following verses. Kapag hindi mo kilala ang Diyos, kapag hindi ka Kristiyano, huwag kang magmamalaki. Kung Kristiyano ka at masunurin ka kay Kristo, doon ka magmalaki. May tao pa ho ba rito? At gusto kong sabihin sa inyo, lahat ng Kristiyano pag namatay, pasok ng langit. At lahat ng Kristiyano, darating ang problema, pagsubok, laban ng buhay. Pero ang lahat ng ito ay mapagtatagumpayan. Palakpakan natin sa Lord. Hallelujah! Thank you, Lydia. Thank you, Jesus. Kaya, huwag mong papatakasin ang lahat ng tao, lalo na ang mahal mo sa buhay. Huwag na huwag mong papatakasin. Lagi yang may excuses, lagi yang may alibay, lagi yang may reasoning, lagi yang may pagtakas na ginagawa. Pero huwag mo silang paniniwalaan. May tao pa ho ba rito? At itong nalalapit na po nating anibersaryo, ang higit sa lahat na dadalin mo, mahal mo sa buhay. Yes. Pangalawa, ang mga kaibigan mo at ang mga classmate mo, katrabaho mo, kanegosyo mo. Tama po ba?
imbitahin mo rin yung crush mo at liligawan mo. Imbitahin mo rin yung hindi mo crush, pero crush ka. O kahit na binasted ka o in-unfriend ka, imbitahan mo pa rin. Tama? Nakikinig pa ba tayo? Yes. Sikapin nating lahat ay imbitahan natin. Amen. Mga dating dumadalo na hindi na dumadalo, imbitahan natin silang lahat. Amen. Bigyan ng chance. At sabihin sa kanila, kalimutan mo na ang nakaraan. Kasi ang kinabukasan mo ay mas maganda kaysa dati. Amen. Talakpakan natin ang Panginoon Diyos sa buhay. Hallelujah! Thank you, Jesus! Kaya nga po, mga minamahal, ang kinakailangan natin, pagbabago. Pakanasain natin ang pagbabago. Alam mo, napakabait ng Lord, John 15:6. Alam mo kung bakit ka nakikinig at nanonood ngayon? Ginusto ng Diyos yan. Yes. Alam mo ba kung bakit ka nandito ngayon, naglilingkod ngayon? Ginusto ng Diyos yan. Sabi ng John 15 verse 16, I have chosen me, you. You have not chosen me. Ako ang nagplano niya na ikaw ay maligtas. Ako ang nagplano na makadalo ka, na makapakinig ka, na maging leader ka. Ako ang nagplano na ikaw ay makatayo. Pinano ng Diyos yan. Hinangad ng Diyos yan. I have chosen you. You have not chosen me. Pag ikaw ay pinatawag ng pinuno ng bansa, di ba it is an honor, right? Pag ikaw ay pinatawag ng isang queen o isang king, di ba? It is an honor, di ba? Mahirap mong tanggihan. Yung leader ng Cambodia na nagkaroon ng ASEAN meeting sa ating bansa, hinangad niyang makita si Marian Rivera. Yes, this is true. Kaya anong sabi ni Marian Rivera? It is an honor. Hindi ako sanay, hindi kami sanay ni Dingdong Dantes na kami ay ipatawag at ang pinunong ng bansa ay makipagkita sa amin. At idagdag mo pa, hindi pinuno ng bansa natin yung pinuno ng ibang bansa. Sapagkat ayon sa kanya, yung kasikatan niya sa Pilipinas, sikat din siya sa ibang bansa. Kaya ang saya-saya niya, sinang dalawa ni Tintong Dantes ay dumating. Presentable, kagalang-galang sapagkat harap sa pinuno ng bansa. May tao pa ba? Hindi niya pwedeng hindi pagbigyan at hindi niya pwedeng hindi paunlakan. Ganon din dapat tayo. Dapat mong malaman na ang naghahangad ng kaligtasan mo ang Diyos. Ang naghahangad ng pagbabagong buhay mo ang Diyos. At ang naghahangad na ikaw ay makapaglingkod sa Kanya ay ang Diyos. Amen. Huwag mo siyang pigilan. Ipaalis mo sa Kanya ang dapat alisin sa katawan mo. Ipaalis mo sa Kanya ang dapat ipaalis sa ugali mo, sa buhay mo, sa pagkatao mo. Tama. Hindi nangangahulugang uso sa kanila at naging uso rin sa iyo, pero hindi naman uso sa Diyos at pinapaalis ng Diyos, alisin mo. Okay ba kayo rito? Sa banal na kasulatan, ang mga lalaking naghihikaw kalaban ng Diyos. I'm sorry for that word. At ang sinasabi ng Biblia, bawal ang nagpapatato. Ay lingkod ng Diyos, bago ako na born again, nakatato na ako, huwag mo nang dagdagan. At kung pangit ang tato mo at hindi okay ang tato mo, iba na naman ang panahon ngayon eh. You can erase it. Amen? Yes. Okay ba kayo rito, mga bes? Kalimutan mo na ang nakaraan, ngayon nakalaan ang buhay mo sa ating Panginoon. Mga dati mong mali na palagi lang mali, mga dati mong gawi pala
at hindi kasiya-siya sa may kapal. Kung noon ang naghahari ay gali, ngayon ang kapali, pag-ibig na nanggagaling kay Jesus. Ang bako-bakong landas, tinuwid na ng Mesyas. Patunayan mong ikaw ngayon'y ligtas. Mayroon bang tuwid ang isip na naglinis at nabihis? Ngunit ang isinuot ay dati niyang damit yakit. Sipin mo, naglinis, nabihis, sinuot niyang marumi pa rin. Ang alak na mamahalin, kung kailangan bang isalin, ang paglalagyan mo ba'y tapayang lumarin? Kalimutan mo na ang nakaraan, ngayon'y nakalaan ang buhay mo sa ating Panginoon. Mga dati mong gawi na palagi lang mali, at hindi ka siya-siya sa may kapal. Kung noon ang nagahari ay gali, ngayon ang kapali, pag-ibig na nanggagaling kay Jesus. Ang bako-bakong landas, tinuwid na ng Mesyas. Patunayan mong ikaw ngayon'y ligtas. May tao ba rito? Ito yung mga pang-special number. Yung mga may mga mensahe. Gito nyo, lahat kayo nakatawa nga sa akin. Kahit napasukan kayo ng langaw dyan, okay lang. Nilanamnam nyo yung mensahe, tama ba? May tao pa ba rito? Yan sabing ganoon eh. Abay, limutin na raw yung nakaraan. Kalimutan mo na ang nakaraan, ngayon'y nakalaan ang buhay mo sa ating Panginoon. Ang bako-bakong landas, okay lang yung bako-bakong buhay. No problem pa. Hindi ba alin bako-bakong mukha mo, papasok ka naman ng langit, di ba? Pero pag bako-bako ang puso mo, ang hirap nun. Tinuwid na ng Mesyas, patunayan mong ikaw ngayon'y ligtas. Pag-aralan mo ito, Ate Joanne. Tantahin mo to sa anniversary. Ang ganda nito, ha? Kaya mo to. Eh, ganito yung mga kanta. Ganito yung mga pang-special number. May tao pa ho ba rito? Ano sumasagot? At kumbaga, magpiprepare ka ng mga skit, mga special number pang presentasyon, yung naiintindihan ng tao at talagang may dating, may mensahe sa mga tao. Hindi yan para pumorma, hindi yan para magpasikat-sikat, hindi rin yan para mag-inarti-inarti. Nagpiperform, nag-iinarti. Hindi yan. Kundi nagbibigay ka ng mensahe sa mga tao. Kalimutan mo na ang nakaraan, ngayon'y nakalaan ang buhay mo sa ating Panginoon. Ibig sabihin, yung buhay mo noon, sarili mo, di ba? Ang buhay mo noon kung para kanino, tama. Pero ngayon, ang buhay mo ay para na kay Jesus. So kung ang buhay mo ngayon ay para na kay Jesus, so ibi-please mo siya. At saka mga problema, mga pagsubok laban ng buhay, hindi ka madaling gumigive up. Pag wala ka sa Panginoon, give up ka ng give up. Pero pag nasa Panginoon ka, fight ng fight. Tama. Kasi alam natin, the battle is not ours, but of God. Palakpakan natin si Lord. Kaya kinakailangan natin ay maghangad tayo ng pagbabago. At ang kinakailangan natin, ilimutin na yung mga nakaraan na kalipas. Forget your ex and move on. May tao pa ho ba rito? Kaya nung ako'y nakakilala kay Kristo, ultimo yung mga bote ng alak,
na nilalagyan lang ng tubig na malamig, pinag-aalis namin sa rep eh. Ayaw na naming alalahanin pa ang nakalipas. Ayaw na naming alalahanin pa ang nakaraan. And this is true. Mga baraha, pinagugupit, pinagsusunog. Mga tapes, mga CDs, o ano man ang tawag doon, ang mga, kung anong palabas doon, anong pinapanood doon, pinapakinggan doon, pinagsusunog lahat. Alam niyo kung bakit si Pedro nag-backslide? Kasi tinawag siya ng Diyos na isang mangingisda. Ang ginawa ni Pedro, yung bangka niya, tinabi niya lang. Binalikan niya uli. Hindi niya ginaya si Elisha. Si Elisha, nag-aararo siya, nagsasaka siya, para wala na siyang babalikan. Yung mga baka niya, kinatay niya, nagpadispedida siya. Yung mga yok, yun ang pinanggato. Amen. Para wala ka ng balikan, sunugin mo ng lahat. Tanggalin mo lahat ng alaala ng nakalipas at nakaraan. Yes. Yung mga t-shirts mo dyan na hindi ayos, huwag mo lang gawing basahan, itahapon mo ng lahat. Kasi maalala mo pag nakita mo yung basahan. Maalala mo pa, hindi ako nagbibiro. Lahat ng hihilahin ka pababa, alisin mo ng lahat yan. Tapon mo na, sunugin mo na. Okay, pakilo mo, baka mapakilo pa. Mapakinabangan mo pa. Nakikinig pa ba tayo? Yes. You have to throw it away. Kasi babalikan mo nang babalikan yan eh. Babalikan mo nang babalikan yan. Pabalik-balik ka lang, paikot-ikot ka lang. Walang mangyayari. Kaya kinakailangan talaga ang isang tao darating sa isang malalim na desisyon. Gusto ko nang magbago. Kaya mapalad tayo sa Kingdom of Jesus Fellowship, nakakarinig tayo ng ganitong preaching. At yung hindi nadadalo, yun ang ayaw magbago. Pero pinapabalik natin uli kasi gusto natin magbago siya. May tao pa ho ba rito? Sa ayaw mo sa gusto, bago kang makarating sa pupuntahan mo, meron kang aalisan. Tama? May tao ba rito? Kunyari, nasa Cubao tayo, magpunta tayo ng Quiapo, mananatili ka ba sa Cubao? Of course na. Umalis ka. Pupunta ka ng Quiapo. Ang dami mo pang ang dadaanan eh. Galing ka ng Cubao, pupunta ka ng Quiapo, madami kang dadaanan. Kung daraan ka ng Aurora Boulevard, marami ka pang dadaanan. Pwede kang makarating ng Quiapo via Aurora Boulevard. Pwede ka rin namang makarating ng Quiapo via Irod, Rodriguez. Marami ka pa rin dadaanan para makarating ka ng Quiapo. Nakikinig pa ba tayo? So ang kinakailangan, alisan, tanggalan, iwanan mo talaga. May tao pa ba rito? Amen po ba? Yes. Lahat ng mga alaala ng nakalipas sa mga nakaraan, limutin mo, tanggalin mo, itapon mo, sunugin mo. Kasi walang mangyayari, magpapabalik-balik ka lang. Kaya si Pedro, nag-backslide. Kasi binalikan niya yung bangkay. Ay, yung bangkang yun, siniraan niya na yun. Wala na siyang babalikan. May tao pa ho ba rito? Wala siyang masagot. Kasi pag hindi tayo nabago, hindi naman tayo papasok ng langit eh. Our future will not be great unless we forget the past. Yun yun eh. Eh, meron ka munang dapat limutin, meron ka munang dapat alisan eh, meron ka munang dapat tanggalan eh. Kasi hindi ka makakarating doon. May tao pa ho ba rito? Hanggat hindi mo binibitawan ang dapat bitawan. So, alin ang bibitawan mo? Sino ang bibitawan mo? Alin ang aalisin mo? Sino ang tatanggalin mo? Ganun yun eh. Kaya sabi ni Apostle Paul, forgetting what lies behind. Kinakailangan mo talagang i-break yung tayo eh. Tanggalin mo talaga yung nag-hold eh. Putulin mo talaga. May tao pa ho ba rito?
taga 15th Avenue ako Cubao. Eh, bago ako na born again, yung Alta Cheter, lagi kami nanonood dyan ng bold. And this is true. Papunta ako ng Cubao, alam mo, hindi na ako dumadaan dyan eh, kahit mas madaling dumaan dyan, walking distance lang naman ng Arneta Center eh. Tumatawid ako sa kabila, maiwasan ko lang yan. Hello! Lang sumasagot. Eh, alam mo na palang yan yung tukso niya, kapadada. Ay, naalala ko, nanonood kami ng bold noong unang panahon. Eh, alalahanin mo pa rin yan eh. May tao pa ba rito? Walang sumasagot. Kaya ang ginagawa ko, pag ganun ako ng Aurora Boulevard, dito ako tabi ako rito, saka kapag ganun. Ayoko na tumaan dyan. Galing na ako rin, bakit pa ako babalik dyan? May tao pa ba rito? Aminin natin ang katotohanan, maraming dumadalo, maraming naglilingkod sa Diyos, hindi naman nagbago. Pero binibigyan ng chance na makapagbagong buhay. Walang sumasagot. Amin po ba? Kaya sabi ni Apostle Paul, limutin na yan. Kasi ako nililimot ko na rin yan eh. Katanong sabi ng banal na kasulatan, Luke 9:62. Hindi pwedeng nag-aararo ka, lingin ko ng limon sa likuran. Bakit po ba pag nag-aararo, hindi ka pwedeng lumingon sa likuran? Ano po bang reason? Anong reason? Hindi pantay ngayon. So ganun din ang pagiging Kristiyano. Ganun din ang paglilingkod sa Diyos. Tuloy-tuloy yan eh. Tuloy-tuloy yung pagbabago mo, tuloy-tuloy yung pagunlad mo. May tao pa ho ba rito? Tuloy-tuloy. Luke 9:62, hindi ka pwedeng nag-aararo ka. You are always looking back. No? Anong sabi ng Biblia? Diretso ka, tuloy-tuloy ka. Dapat makita ng mga mahal mo sa buhay na tuloy-tuloy ka. Hindi hihilain ka sa kanila. Hihilain ka sa mababa sa kanilang relihiyon, sa mababa nilang pamumuhay. No. Sila ang dapat mong hilain. May tao pa ho ba rito? Kaya ang sinasabi ng Apostle Pablo, magkaroon ka ng pagbabago. Na isang a deep desire to be changed. And secondly, you have to forget what lies behind. Kinakailangan mo ikat lahat yan eh. Pag hindi mo ikakat yan, walang mangyayari. You have to decide. Tasamahan, tutulungan ka na Lord. Paniwala ka sa akin. Pag gusto mong magbagong buhay, tutulungan ka ni Lord para makapagbagong buhay. Kasi hindi ka umaalis sa kinalalagyan mo riyan. Nananatili ka lang riyan. O, nadapa ka, pati ka tumayo matapos kang madapa. Kesa nananatili kang nakadapa at diyan ka na humiga. May tao pa ho ba rito? Isang kapatid, anong sabi niya? Biglang nagulat ako, nakipag-communicate. O, kumusta? Sabi ko. Kanang sabi niya, nahihiya na po ako kumatindi. Sabi ko, bakit? Bagamat alam ko. Kasi po, sa mga pinagagawa kong mali. Pero alam mo, ang sabi ko sa kanya, kumatind ka uli kasi mahal ka namin, miss ka na namin. At ang sabi ko sa kanya, lahat naman tayo nagkakamali eh. Ang pinakamaganda lang, matapos tayong magkamali, bumabangon tayo at ayaw na natin muli pang magkamali. And listen very carefully. Pag hindi ka nakakatayo sa harapan at hindi ka nagpapatotoo, hindi binago buhay mo. Maniwala ka sa akin. Every testimony portion, you are hindi ka makatayo rito
at hindi mo masabi sa kanila, dati akong bakla, ngayon binago na buhay ko, bakla ka pa rin, tandaan mo. At hindi mo masabi sa kanilang dati akong tomboy na ngayon ay binago na ako ng Panginoon, tomboy ka pa rin, tandaan mo. At hindi mo masabi sa kanila sa harapan ng maraming tao na dati akong addict, dati akong naninigarilyo, dati akong makasalanan, pero ngayon binago na ako ng Panginoon. Hanggat hindi mo kayang tumayo sa harapan at hindi mo nasasabi yan, hindi ka nagbago, tandaan mo. Yes! At hanggat hindi ka marunong mag-evangelize at sabihin mo sa mga kaibigan, mga trabaho, mga negosyo mo na nagbago ka na, hindi ka nagbago! Hello! Pwede mong diretsong sabihin, nakabuntis ako pero ngayon nagbago na ako! Binuntis ako pero ngayon nagbago na ako! Hanggat hindi mo kayang sabihin yan, hindi ka nagbago. Dahil kung nagbago ka na, ipagsisigawan mo sa mundo, di ba? Na nagkamali ka at masaya ka. I'm free to be the servant of the Lord. Amen? Walang sumasagot. At ang sasabihin ng mga tao, believe ako sa'yo. Ikaw ang isang babae, ikaw ang isang lalaki na nagkamali, pero hindi nagpatuloy sa pagkakamali. Ikaw ay umahon at ikaw ngayon ay isang babae, isang lalaki ng Diyos. Hinahangaan kita. Amen? Palakpakan natin si Lord. Sampagita for you. At para hindi mabulok, everlasting for you. Yung everlasting, hindi nabubulok yun. Hello! May tama ho ba rito? Ilan sumasagot? Yes! I made a mistake! Tao eh! But I learned from this mistake. Amen? No regrets. Pero natuto ako. Amen? Amen? Ano sumasagot? O noon, umiinom ako ng alak. Ngayon, hindi na. Eh, ano iniinom mo ngayon? Purified. May tao pa ho ba rito? Dati yun ang pinapanood ko, dati yun ang binabasa ko. Hindi nakikita ng mga tao. Ibig sabihin, noon parehas tayo. Ngayon, hindi na tayo parehas ngayon. Noon parehas tayo, pero ngayon hindi na. May tao pa ho ba rito? Walang sumasagot. At anong sabi ni Kristo Jesus, o kaya namin ni Apostle Paul, nagpapatuloy ako. 1 Corinthians 9:24. Kasi sa bawat competition dinadaluhan mo, nakikinig ba tayo? Merong prize. And I want to get the prize. Ano yun? Buhay na walang hanggan. At yung reward pa sa langit, may tao pa ho ba rito? First Corinthians 9:24. Alam mo, sa King James Version, yung pagkakatawag sa atin ng Diyos, the Bible calls it high calling. High calling. Tingnan natin yung Philippians 3. Nagmalapit na po tayong magbukas. Tingnan natin. Natututo ba tayo? The Bible says, you shall know the truth and the truth shall set you free. Truly the truth hurts. Right? Right? Yes. Alam mo, ang bata, magandang mag-testify yan sa maging witness yan. Kasi ang mga bata, hindi yung sinungaling eh. Pag tinanong mo yung bata, kumusta yung mukha ko? Burta, giawat. Sabihin sa'yo yung totoo. Eh, subukan mo yung kaibigan mo, best friend mo, kumusta yung mukha ko? Best, ganda mo. Magsabi ka ng totoo. Talaga ba? Gusto mo, magsabi ka ng totoo, hindi ka masasaktan.
Pangit naman ang lipstick mo, di bagay. Hindi na kita kaibigan. Sabi mo, magsabi ng totoo ngayon, hindi mo na ako kaibigan. Hello. Tao pa ba? Amen po ba? Kaya alam mo si Kristo, alam niya masakit ang mapako sa krus. Pero alam mo, tinanggap niya ito. Dahil alam niyang ito ang kaligtasan ng mundo. Amen? Tanggapin mo yung katotohanan. And this is true. Isang pastor, merong demon process. Kinast out niya. Sa pangalan ni Kristo Jesus, lumayas ka! Sabi niya sa isang lalaking pinoses ng demon. Sumagot yung demon. Bakla ka na mali, papalayasin mo ko. And that's true. Sabi ng pastor, dati akong bakla. Totoo yun. Pero hindi na ngayon. Layas sa pangalan ni Jesus. Eh, di naman kayas. May tao pa huba rito. Eh, kung sinabi nung demon process na bakla ka eh. Pagkatapos nating malimutan ang nakalipas natin, then greater things will come, di ba? Greater things has yet to be done in our lives. May tao pa mo ba rito? Kaya sabi ni Pablo, hindi pa ako ganap eh. Pero gusto kong maging ganap. Gusto ko magbago. Pangalawa, sabi niya, nililimot ko yung nakaraan. Tapos na yun, nakaraan yan, dapat nang limutin yan eh. Hindi na dapat balik-balikan pa yan, tapos na yan. And thirdly, sabi niya, straining forward toward the goal to win the prize of the high calling of God. May tao pa ko ba rito? Nandun ako nakatingin, nandun. Kaya, hindi po ako nagsinungaling, wala po akong planong mag-utot, wala po akong planong manakit ng kapwa ng kapwa natin. Sabihin mo sa mga tao. Alam mo, nung isang unang panahon, di ako born again, nakakadalawang kaha ako. Pero ngayon, di na ako naninigarilyo. Nagkaroon? Paano mo nakayanan? Madali lang, malakas ang werpa ni Lord. Ikaw kasi umaasa ka sa werpa mo eh. Tao pa ko ba rito? Dati ang hirap-hirap ng buhay ko, isang kahig, isang tuka. Eh, naalala ko nga nung unang panahon, sabi ko sa mga kapatiran, bakit ba ulam natin palagi ulo ng manok at paan ng manok? Bagamat masusustansya naman din yun. Hindi ba tayo pwede kumain ng laman? Puro na lang ulo at paa. Itao pa mo ba rito? Eh, naalala ko nga noon nagkaroon ng couples fellowship. Tinanong si Mama Gil, anong paboritong ulam ng lingkod ng Diyos? Sabi niya, noodles. Sabi ko, hindi. Kasi nung unang panahon, lagi ng ulam natin, noodles. Hindi ko paborito yun. Nakala niya, paborito ko yun. Eh, wala ka naman makain kundi noodles. Eh, diyan. Kaya kahit na ayaw mo, pero tapos na yun eh. Amen po ba? Ang buhay natin, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti. Pataas ng pataas, paangat ng paangat. Amen? Sabihin mo sa kanila. Sabihin mo yung totoo. Dati, utangira ako, hindi ako nagbabayad. Dati nga, chismosa ako eh. Namamagana nga yung muso ko sa kachichismis. Hindi parang ako nag... Pero nung naborn na ganun ako, nagbago na ako. Dati palamura ako eh. Dati palaaway ako eh. Pero ngayon, nagbago na ako. Sabihin mo sa mga kapitbahay mo, nagbago na ako! Nasabihin nila, si Raulo! Oo, si Raulo ako noon! Pero ngayon, dati noon ganito ako, pero ngayon ganyan ako. sabihin mo sa mga kapitbahay mo, classmate mo, kapag hindi mo to kayang sabihin, hindi ka nagbago. Tandaan mo.
Dahil kung nagbago ka, ipagmamalaki mo at kakanta ka pa, I'm free. Yes, I'm free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. It's not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. This vices has been removed. This sickness has been removed. This problem has been removed. This poverty has been removed. But by my spirit, says the Lord. God's got an army marching through the land. Deliverance is their song with healing in their hand. Eh, pag hindi ka nabago kada preaching, nagtatago ka. Baka tamaan ako. May nasa bisyo at kasalanan pa rin ako. Nagtatago ka palagi kada preaching eh. Hindi ka makapaglingkod, hindi ka makaawit, hindi ka makatugtog. Kasi alam mo, taglid yung puso mo. Ang bako-bakong landas. Tiluwid na ng Mesyas. Takas ka ng takas. Pero pag alam mong nabago ka, alam mo, ito, matanong ko kayo, bakit yung mga biik mahihain, laging nakatungo? Yung mga biik. Kasi yung mga magulang nila, baboy. Laging nakatungo yung mga biik. Nahihiya. Eh, ikaw, alam mo, ang magulang mo ang Diyos. We are born to Him. Pag sinabi mo, ang gwapo ko, ba't na marami nag-galit sa'yo, anong gusto mo ilagay ko? Pangit ako? Grabe ka naman. Anong may ilagay ko? Ang pangit ko, ang baho ko. E di sabihin mo, magwapo ka, maganda ka, mabango ka, di ba? Alam ang sabihin mo, ang baho ko. Ang baho ng kilikilik. E tawa ba rito? Amen? Ang sarap nun. Kasi nakikita mo, nagbago ka eh. Hindi maalala mo lang yung Lord pag ano ka na, matitepo ka na. Lord, Lord. Diba? May tao pa ho ba rito? Kaya, kinakailangan na natin kalimutan na yung mga nakalipas nating pagkatao at buhay. Tama? Hangarin natin yung pagbabago. At pangalawa, kung ano yung mga dapat limutin na nagiging tie sa atin, nag-hold sa atin, we have to untie, no? Those things. Kinakailangan remove the string. Amen po ba? May tao pa ba rito? Pangatlo, eh tingnan mo yung presyo. Grabe, may buhay na wala hanggan eh. May tao pa ba rito? Isipin mo, iba ka na ngayon. You are an army na papatungo ng langit. Ang sarap nun. Ikaw yung ngayon yung mga naglilingkod ngayon kay Kristo. Ang sarap nun. May tao pa ho ba rito? Kaya, di ba, ganda ng kinanta natin. Ano pa magat nun? Patunayan mong ikaw ngayon ligtas. May tao pa ho ba rito? Pag nagbago ka na, ito na kanta mo. Isang bagong anyo ang nakita at namasdan ng karamihan. Tinatanong nila, bakit kakaiba? Ang buhay mo'y pag-asa'y nakamtan. Ba't natatanong sila? Huh? Isang bagong anyo ka na? Kakaiba! Puno ng pag-asa na nakamtan. Isang bagong likha. Bagong likha na. Grabe. Ang natanaw ng karamihan na, naku. At ang sabi ng ganun, iba ka na. Si Kristo na ang iyong pinaglilingkuran. Amen? Ang inaawit mo, mga papurisong na. Hindi yung despacito. Yung baka na, grabe. Dati despacito ka. Ngayon, iba ka na. Natatamburin ka na sa Panginoon ka na. Dati, despacito. Dati, makarel. Katawa ba? Pag-aralan mo ito, Sister John, ang ganda nito. Isang bagong anyo
ang nakita at namasdan ng karamihan. Tinatanong nila, bakit kakaiba? Ang buhay ay pag-asa'y nakamtan. Isang bagong likha. Bagong likha na, oh. Sabi nga, umaawit ng papuri. Si Kristo ang pinaglilingkuran. May tao ba rito? Siyempre, sabihin mo sa kanila, ang buhay ng tao'y nagbabago. Ang puso'y nililinis ni Kristo. Kahit na anong sama't nagkasala, ang Panginoon ay babaguhin ka. Kung mananali, kung mananali, kung mananali. Yung iba hindi naman kumakanta, sumisigaw eh. E tao pa ba? Hello? No? Eh, pag hindi nakikita ang pagbabago sa'yo, ang nasabihin sa'yo ng mga tao, patunayan mo nga, ikaw ay ligtas. Pero pag nakita nilang pagbabago sa'yo, wow, isang bagong anyo. Amen? Tayo lahat ay tumayo. Tayo lahat ay mukhang tumikit. Mabanggit ang mga katotohanan. Ang mga pagdapa namin, pagbagsak namin, pagkakamali, pagkakasala namin, our shortcomings, our mistakes, our sins, our vices. Pero napakasarap, Diyos. Hindi mo kami nililimot. Iniaahon, binabangon, pinapatawad mo po kami. Pinapaganda ang buhay. Sa oras na ito, habang tayong lahat na yun na kayo at nakapigit maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, napakabuti ng Diyos. Dahil hindi tayo ang pumili sa Kanya, pinili niya tayo. Ayaw niyang pabayaan na nasa mababa ng mga kalagayan. Gusto ng Diyos, iahon tayo. At gusto kong sabihin sa inyo, ikaw ang mag-aahon sa kagayan ng bumagsak sa pagkakasama. You will testify to them the goodness of God. You will testify to them the mercy of God. The forgiveness of God. The unending love of God. The unconditional love of God. Nasabihin mo sa kanila, nagkasakit ka, pinagaling ka na Diyos. Nasabihin mo sa kanila, nagkaroon ka ng problema, sinod ng Diyos ang problema. Nasabihin mo sa kanila, hindi ka karapat dapat kasi naging marumi ang pamumuhay mo parang Maria Magdalena. Pero binago ka, pinatawad ka ng Diyos. May pangako ang Diyos, pagkatapos nating umahon, greater things are coming to us. Kaya marami nga, tagong-tago ang FB nila eh. Hindi nila ma-friend ang KOJM. Hindi nila ma-friend ang mga kapatid, ang piling-pili nila. They don't want to reveal their true identity. Pero pag wala kang dinili, wala kang tinatago. I-expose mo yan sa mga alam mong tao, kilala mo. Eh, hindi siya sabi kong mga intruders, mga stalkers. Hindi yun. Para sabihin sa kanila, is a mighty Savior, a great Savior. Sabi nga ng Panginoon, isang kaluluwa na ang magbalik, marami ang kayo na magpupuri sa kalangitan.
Pagkatapos ng gawain ito, ipas mo ang mga kinamang pagbabago ng Diyos sa buhay mo. Paulit-ulit mo ipos. Sabihin mo sa classmate mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, that the Lord changed your life. And truly, we are not yet perfect. We are under construction. And tell to the world that I'm willing to be changed. I'm willing to fulfill my high calling and perfect destiny in Christ. I want to win the prize of the high calling of God. Alam na ba ng mga classmate mo ang ginawang pagbabago ng Diyos sa buhay mo? Sinasabi mo ba sa kanila, mga ibigan mo, kapitbahay mo, tinuturoan mo ba, pinag-Bible study mo ba sila ng iyong mga mahal sa buhay? Kasi natatakot tayo, baka tayo i-persecute o itakwil tayo, tanggi tayo, mawala ang mga benepisyo para sa atin. Hindi totoo yan. Ang totoo lang, they will join us and greater things are coming to us. That is God's promise. Greater things are coming to us. Hindi pagtakpan ng aming mga kamalihan. Matapos kaming ma-expose na kagaya ni Haring David, pero willing to be changed. Ang pangako mo naman, greater things are coming. And Lord, thank you for the healing. Thank you for the miracle. Thank you for your provision. At may pangako ka, aming buong sambahayan ay maliligtas. Hindi sila makakatakas. Tatawid mo rin sila sa iyong kaharian. Makakasama namin pagkatapos ng buhay sa mundo libabo na ito, langit po kami sama-sama. Walang mawawala sa kanila.
sapagkat pinangahawakan po namin ang iyong pangako. Acts 16:31. As we believe in you, Jesus, we will be saved. As well as our family, loved ones, and relatives. And Father God, mga dakilang bagay pa ang gagawin at gagawin mo sa aming buhay. Kaya sa oras na ito, magpasalamat tayo sa Diyos. Come on. Alam ng Diyos ang lahat ng mga problema, pagsubok, laban ng buhay sa katarandaman, magpasalamat na sa Diyos. Alam ng Diyos ang problema, pagsubok, laban ng buhay sa katarandaman, pero magpasalamat na sa Diyos. At alam ng Diyos ang lahat ng ating mga magagandang pangarap. Tutuparin ng Diyos. Higit pa sa ating inaasahan. Sobra-sobra pa. Yes. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Come on. Just say thank you to Jesus. Thank you to the Lord. Hindi yung pagbagsak natin ang pinakamahalaga sa lahat. Ang pinakamahalaga ang pagpapatawad ng Lord, ang pag-ibig, ang pag-ahon, ang pag-angat ng Lord. Hindi mahalaga ang sakit at karamdaman, ang pinakamahalaga ang kanyang pagpapagaling. Hindi mahalaga ang mga pagsubok laban ng buhay. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang kanyang binibigay na tagumpay. Panginoong Diyos, gamitin niyo po ang aming mga buhay. Gamitin niyo po ang aming mga buhay. Patuloy po namin i-testify ang iyong kabutihan, ang iyong pagpapatawad, ang iyong pagpapagaling. Patuloy po namin isayaw, iawit, itugtog, ipaglingkod sa iyo, ipagsigawan sa buong Pilipinas at ipagsigawan sa buong mundo na ang Diyos namin ay mabuting Diyos. Nagpapatawad, nagbabago ng buhay, nagpapagaling. Gumagawa ng himala, nag-aahon. Ang mga magagandang pangarap namin sobra pa'y ibinibigay. At pinapahintulutan kaming makapaglingkod sa iyo, bagamat hindi kami karapat. Lord, ikinukumit namin sa iyo ang buhay namin. Magliligtas kami ng maraming kaluluwa, lalo ng aming mga mahal sa buhay. At kung anumang ministeryo ang pinaglalakan mo sa amin, patuloy po namin itong lalagyan hanggang sa huling hininga ng aming buhay. Patuloy pong itaas ang dalawang kamay patungo ng kalangitan. Naging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Lord, you have said in Zechariah 4:6, it's not by our might nor by our power, but only by your spirit. So Father God, before we leave this place, bago po matapos ang aming pakikinig at panonood, touch us with your Holy Spirit. We need your strength. Kailangan po namin ng lakas mo upang patuloy na maitaas ang dakilang pangalan. Sige po, habang tayo lahat ay na kayo kung nakapikit, maging lahat ng nakikinig at nanonood, magmumpansingin kaliwat ka ng likod at harapan. Yes, Lord. So, Father, for your own glory and Lord, let it blow. Let it blow. Yes, Lord, you'll be faithful to peace. The words you begun in us. Yes, Lord, forgetting what lies behind. Setting our hearts in a prize. Father! Let it blow! Manatiling ka kayo kung nakapigil maging lahat na nakikinig at nanonood sa oras na ito. Hayaan mo lang na umiyak ka! Hayaan mo lang na pumata ang luha sa iyong mga mata! Hayaan mo lang na makinig ka sa banal na presensya ng Diyos!
sa ito. Hayaan mo lang na pamatang luha sa iyong mga mata. Hayaan mo lang na manginig ka at puspusin ka ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Bigay ako ng aral, di ba? Si Epaphroditus, talagang tinulungan ng patindi si Pablo bilang lingkod ng Diyos, ang ministry ni Pablo bilang totoong lingkod ng Diyos. Nagkasakit, tama. Muntik nang mamatay, tama. Pero hindi matras. At si Epaphroditus ay pinadalang muli ni Paul sa mga taga-Pilipos. Ano ang pakay niya? Number one, para pasalamatan ng mga taga-Pilipos. And number two, para humingi muli ng tulong si Pablo. Itaawang ho ba rito? Amen po ba? Kaya during offering time, iyon ay pagpapasalamat sa atin na tayo nagiging bahagi. Amen po ba? At sabihin sa atin na ang pagpapala ng Diyos sa atin ay tuloy-tuloy. Amen.
At upang paalalahanan uli tayo na tayo muli ay magkaloob at patuloy ng magkaloob kasi patuloy tayong pagpapalain ng Panginoon. Amen. So, sige po, sarili tayong magkaloob sa oras na ito. At bigay po natin yung pinakadabis natin sa Panginoon. Huwag natin i-exempt ang ating mga sarili. Pagtanggap mo ng allowance, tanggalin mo yung para sa Diyos. At December na ngayon, malapit na ang January, yung first fruits natin. I-ready, ihanda natin yun, mga minamahal. Nakikinig pa po ba tayo? At higit na mas dakila ang gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Pagtanggap mo ng allowance, i-separate mo yung para kay Lord. May tao pa po ba rito? Sige po, huwag na po nating tagalan pa maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Give our best to God. Bigay natin yung damis natin sa Panginoon. So much love in the kingdom.